Yo, what's up mga Lodis? So welcome back again to my channel mga Lodis. Kung bago ka pa lang sa channel na to, don't forget to subscribe mga Lodis. And syempre, i-hit mo na rin yung like button para goods na goods tayo. Syempre, don't forget to ring the bell para updated ka sa lahat ng next videos natin. Syempre, share mo na rin mga Lodis. So bago ang lahat, intro muna tayo mga Lodis. Ayan mga Lodis, no, for today's vlog. So, ang gagawin natin ngayon is magkukulture tayo ng Artemia mga Lodis, no. Alam nyo yung sa BBS natin mga Lodis, ito yung ikukulture natin. So, BBS na to mga Lodis, no. So, ayun, kailangan ko lang ng ano. So, ito muna yung lagayan ko ngayon, container na to. Okay lang kahit mas maliit. Pwede rin yung malaki mga Lodis, no. So, ayan. Kukuha tayo ng tubig dito, pwede yung stock water or pwede rin naman yung tubig sa aquarium natin, yung pina-water case natin, yun, pwede yun mga Lodis. Pero ang gagamitin ko, stock water mga Lodis, yes. Nalagyan na natin mga Lodis ng stock water yung ano, yung container na gagamitin ko. And then, pangalawa is maglalagay tayo ng rock salt. Pwede rin yung ano, water salt. Eh mga Lodis, no? So maglalagay tayo ng 6 spoon ng ano, ng asin mga Lodis. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ayan, anim na siya mga Lodis. Siyempre, imimix natin yan. Tutunawin natin ng maigi yung pinaka ano natin, yung pinaka asin sa tubig. Ayan, kailangan tunaw na tunaw siya mga Lodis. Kaya ayusin natin yung paghalo, diba? So ayan mga Lodis, itong ginagawa ko, ito na ito lang yung mga nalaman kong process, and then ginawa ko siya, and then nag-success naman, kaya talagang naisipan ko na rin na i-vlog to mga Lodis para may share ko naman sa inyo yung learnings or yung mga nagawa ko mga Lodis, diba? Ayan. And then next nyan, nalagay na natin yung asin na dissolve na natin sa tubig. Maglalagay tayo ng algae mga Lodis, no? So mag-harvest tayo dito ng ano, lumot. Hala, hindi ba tayo? Ayan, medyo makalat. So, mag-harvest tayo dito ng mga lumot. Kasi nahalo siya, yun. Ayan, kailangan natin yan. Oops. Dito naman sa malaki. O, algae. Kailangan natin mga algae. Ayaw niya mag-stick. Kasi sa maliit. Ayan, lagay natin to. Ayan, dadamihan natin yung paglagay ng algae mga Lodis. So ayan, kukuha muna ako, lalagyan ko muna to ng mga ano, mga algae mga Lodis, no. Mga Lodis, no, ito na. Pakita natin yung tubig. Nag-iba na yung kulay niya mga Lodis dahil nilagyan ko ng maraming ano, algae mga Lodis. Yung iba hindi kasi buo, kaya minix ko na siya mga Lodis. So ayan, pwede rin kayo maglagay kapag wala kayong napag-green water, walang mga algae mga Lodis, pwede kayong gumamit ng spirulina mga Lodis, no? Spirulina tablet, powder mga Lodis, no? Mas okay yung powder dahil yun na yung ilalagay nyo sa tubig, madaling mag-mix mga Lodis. Syempre ang ating BBS, ayan, may natira pa sa akin kanina, marami pa to mga Lodis, siguro kung bibilangin ko siguro mga 2,000 pa, mga 2,000 peraso mga Lodis to. So kung gagawin lang natin dito, kasi hahalo natin dito yung ano, yung ating BBS. Ayan, nalagay na natin. At syempre, para mag-survive yung BBS natin, is kakailanganan natin ng aerator mga Lodis. So, ayan, dito tayo.
At saka mas okay mga lodis yung naarawan ng ating ano, ang ating ikukulture siguro mga 50-50 mga lodis. Yung mga katulad ng kanya, kapag may ganyan kayo sa background nyo, backyard yung mga lodis, yung clear lang na yero, mas okay po yan kasi control yung init niya mga lodis. So ayun, so lagay ko muna dito, atong ko lang. So syempre, kailangan din natin ng pinaka-aerator niya mga lodis. Ayan. Ganyan lang siya mga lodis. So lalaki po sila, makikita natin sila within 1 week. Pagdating po ng 1 week, ayan, makikita na natin yung laki ng ating Artemia mga lodis. Ganyan lang kahina yung ano natin, yung pinaka kumbaga oxygen nila. Okay na yun, mabubuhay yun sila mga lodis. And then, kung matatanong nyo, paano pala magpakain ng ating Artemia mga lodis, yun nga, yung spirulina powder mga lodis, pwede tayong maglagay, control lang sa once a week mga lodis. Okay na po yun sa once a week. Pala yun na rin yung magiging pagkain nila. Pero kung naarawan naman mga lodis, kasi dito, mamamahay na yan ng ano, mga algae, kahit hindi na tayo maglagay ng spirulina powder, yun na yung magiging pagkain nila mga lodis. No? So, kaya na nila mag-culture nun mga lodis. No? So, ayan, papakita ko ngayon yung ano, yung mga na-culture ko ng mga Artemia. So, ayan, within 1 week, ganito na yung pakalabasan, ganito na yung laki nila mga lodis. No? So, ayan, tingnan natin mga lodis. No? Niyo mga lodis, no, ito nga pala yung mga na-culture ko na isang linggo na mga lodis, no. So pwede na ang ginawa ko lang dito, binuhos ko lang dyan yung mga BBS ko mga lodis, yung mga natira, no. Syempre ginawa ko rin yung process ng paglagay natin ng mga algae, and syempre yung sa salt mga lodis, no. Ayan, tingnan natin. Ayan mga lodis, ayan, ganyan sila kalaki. Ayan, napakarami nila. Yung iba maliliit pa, oh. Maliliit pa yung iba. Ayan, ilawan lang natin dahil hindi makita. Kasi sa tubig nga. Ayan. Ganyan sila mga lodis. Goods na goods sila ipakain sa mga breeder natin, sa mga four out natin, mga lodis talaga. Kasi sa mga fry, masyadong maano na, malalaki kapag sa fry natin ipakain. Siguro pag mga 2 months yung mga guppy natin, ayun, pwedeng-pwede yan mga lodis. Ay, sa beta, okay rin sa beta yan. Ayan. So, try natin magpakain ng Artemia na to mga lodis, no. Ayan. Subukan natin magpakain. Ayan, ha. Ayan, kuha tayo dito yung malalaki na. Para ano, ayan. Ito, 4 na piraso, tsaka may mga maliliit. So, tara. Kaya natin sa FPW natin mga lodis. Tingnan natin, ah. Ayan, ayun na sila. Ang lalaki, oh. Halos makita ng ano natin, mga albino natin, mga lodis. Mga bulag kasi sila. So, subukan natin sa mga YKC. Kaya ulit tayo. Lalabukas ng mga mata nila. Ayan, dito naman sa mga YKC. Ayan, kaon. Ang kaon, oh. Talaga naman, parang natatakot pa sila sa laki ng ano, Artemia mga lodis. Oh. Sinunggaban talaga. Ayun. Try din natin sa ano. Pagkain din tayo sa beta. Ayun. Sa mga ano na, junior size ng ating beta. Ayan. Oop, ya. Lang. Uli tayo ng medyo marami-rami. Ayan. Ayan eh. Magalaw-galaw pa. Magalaw-galaw pa mga lodis. Dito tayo sa ating beta. Ayan. May beta tayo dito. So, subukan natin ipakain sa kanila.
So, ang kaban nyo na, ayun, mga lodis, nakikita nyo ba? Ayun pa. Sinong kaban na? Grabe. Sinusong kaban agad, mga lodis. Ang ating Artemia na culture, mga lodis mo. So, ito. Ito yung bago natin. Ito yung kaabangan natin. Dahil marami tayong nilagay dito ng mga DBS. Ayan. So, ito. Itong mga to, yung mga na-culture ko muna. Papakain ko muna to. Yung mga malalaki. So, yung mga maliit na, hayaan ko muna sila, mga lodis. Kasi siya na, medyo maingay yung aso natin. So, yun. Siyempre, hindi natin pwede pakain sa mga malalaki. Siguro, pwede rin natin pakain sa mga kuha ko sword tail natin kasi malalaki naman sila, kaso hindi sila mabubusog dahil kailangan mas marami sila, lalo na matakaw mga lodis, lalo na yung mga ano natin, mga molly, blue polar, ayun, matatakaw yung mga yan mga lodis, kaya sa guppy and betta muna natin ipapakain tong na culture natin mga lodis. Lodis. So, dito muna tayo nagtatapos sa vlog natin for today. Sana nagustuhan mo. Siyempre, kung nagustuhan mo, Lodis, huwag mo kakalimutan, pindutin yung like button sa ibaba, mga Lodis. So, ano pang hinihintay mo? Mag-culture ka na rin, Lodis, ng ating Artemia. Siyempre, kung pag magpapakain ka ng DBS sa ating mga guppy or sa mga fry ng betta, etc., mga Lodis. So, siyempre, may matitira yan. Yun na yung gamitin ng Lodi sa pagkukulture, no? So, kapag nag-success naman yung pagkukulture mo, is only BBS ka na mga Lodis, no? So, katumbas niya yung, ano, yung duck niya mga Lodis, no? So, dumadami rin siya mga Lodis. Lalo na kapag lumaki na sila, is goods na goods yung pakain sa ating mga breeder and sa ating mga pang-out mga Lodis. Okay na okay po yun. Siyempre, dito muna tayo nagtatapos mga Lodis, no? Siyempre, thank you for watching, Lodis.